Sino pong may-ari ng Mapalad Rice Mail? Wilfredo Way po, sir. Bakit ho kayo tinanggal? Dahil sa pamimira sa amin ng mga sekretaryate, marami silang sumbong-sumbong kasi, sir. Ano po yung mga sumbong laban sa inyo? Dahil hindi dapat, sir. Nagtatrabaho ng gusto, sir. Pagkano pong pasweldo sa inyo, Nay? Sa akin po, sir, 3-5 lang sa isang buwan, sir. Okay, kay tatay? 8,000 po, sir, sa isang buwan. So, 46 years na po si tatay nagtatrabaho doon, kayo po na 35 years. At bigla na lang kayo tinanggal at wala man lang binigyan ng separation pay. Wala po, sir. Wala pang personal na pakiusap sa amin. Basta lang, sir. Itinawag niya na umalis kami, sir. Pinag-initan ho kayo? Opo, sir. Ayaw na akong kausapin, sir. Tapos sabi niya, sir, pag hindi daw kami umalis sa sinitirahan namin, sir, ipapapulis po kami, sir. Halimbang kami pupunta, wala kami bahay, sir. Ito mangyari. Ipapabiyayar natin sila, ipapadole natin sila at lahat po ng ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa atin para sila ay masigurong pagbayaran itong ginagawa nilang pang-api sa inyo. At ang balita ko, ma'am, hindi lang daw kayong ina-api nitong rice mill ito, maging mga kamag-anak nila, maging mismong nanay nila, ina-api daw ng mga ito. Opo, sir. Para naman maging patas tayo, makakausap na natin sa linyang telepono si Mr. Chito Uy, ang presidente po ng Mapalad Rice Mill. Sir, ito pong si Tatay Pepe at Nanay Emilita pumunta po sa AXIS Satellite Office at isinusumbong po yung hindi makatarungan pagsibak sa kanila biglaan na lamang at wala man lang daw po binigyan ng separation pay after 46 years and 35 years ni Sir Pepe at Nanay Emilita respectively pagtatrabaho sa inyo. Si Pepe po talaga employed ng company pero si Emilita parang cook lang po yung kinuha ng mami ko, magluluto lang yon. So hindi ko talaga employed si Emilita doon sa company pero si Pepe talagang officially employed ng company. Sir, regardless kung siya po hindi employed ng company o hindi, siya po employed ng inyong household, kailangan pa rin sir makatanggap siya ng mga benefits at maging po ng separation pay kapag siya po'y tinanggal. Oo, ngayon, si Melita ho kasi wala sa payroll talaga ng company. Pero si Pepe talaga meron. Okay, si Tatay Pepe, makakatanggap po siya ng separation pay, tama sir? Entitled naman talaga sila, hindi lang po siya. Marami pa ho, meron pa mga ibang staff dyan. Okay sir, ganito sa mangyari. So, 46 years siya nagtrabaho dyan, so 368,000 matatanggap ni Sir Pepe. Kung ano hong yung under sa labor code, sundan ko. Now, pag-usapan natin si Nanay Emilita. Gusto ko pong makatanggap siya ng separation pay din. Eh, kailangan kausapin niya ho yung mami ko kasi yung mami ko nakuha sa kanya. Ito na lang po, sir. Si Mang Pepe makakatanggap po ng separation pay. Sir, isama niyo na po si Nanay Emilita. Ako na po nagsasabi sa inyo dahil kapag hindi, sir, ako po'y manggagalait at gagawa ako ng maraming paraan na masiguro kayo po'y maobliga sa ayot sa gusto nyo, sir. Pero isa lang po ako dun sa officer. Mag-usap-usap kayo dyan magkakamag-anak dahil kapag hindi, sir, darating sa inyo dyan ang dole at saka BIR at ipapatawag pa namin po sa Congress kung kinakailangan para po maimbestigahan dahil sa sumbong na ito, sir. Pwede niyo tawagan yung iba yung shareholder kasi hindi kami nag-uusap ng magkakapatid, nag-aaway-away na kami. Kayon, ako pa mapayag naman, inaamin ko, kung kailangan bayaran siya ng separation pay, okay, pati yung ibang empleyado dyan. Ito na lang, sir. Kayo na lang po ba mag-uusap para maging tahimik na lang po na maayos yung problema o mabulatlat po yung mga sekreto niya kapag may pumunta po ang taga-BIR at saka taga-Dole sa inyong kumpanya, malaman po kung ano mga bahong meron kayong itinatago dyan. Ano sa palagay mo? Ganito ho, mainit na mainit ang ulo nila sa akin. Saka hindi ho kami talaga nag-usap. Okay, sige. Sino pong dapat kausapin sa inyo dyan, sa magkakapatid? Kausapin niyo si Romeo Wee. Ito na, nasa yung telepono si Romy, co-owner ng Mapalad Rice Mill. Sabi po ni Sir Chito, ikaw na dapat kausapin ko tungkol dun sa separation pay ni Nanay Emilita. Kaya yung presidente, tinanggal niya, hindi man lang nakikipag-usap sa mga board of director, wala man lang sa meeting po, basta tinatanggal niya. May galit ba sa inyo si Chito? At may galit po sa akin, basta tinatanggal niya po lahat ng mga gusto niyang tanggalin. Pati po ngayon, matagal niyang driver, tinanggal din po niya. So dapat siya magbayad dahil siyang nagtanggal? Opo. Kahit na po tanungin niyo si Mang Pepe po, napakabait na tao po yan, napakatagal na sa amin. Wala po yung ginagawa yan, basta nagsatrabaho po, basta na lang tinanggal. Sir Chito, ikaw pala nagtanggal, di ikaw magbayad. Teka muna ho, kasi si Pepe ho, pwede nyo i-check dun kung... Sir, nasa batas natin, kapag tinanggal mo, kailangan magbayad ka ng separation pay, ikaw nagtanggal, therefore ikaw may responsibilidad dito. Employed ho siya ng company ngayon, meron ho kami mga police report ho dyan. Romy, usap ka ni Chito sir, tingnan natin. Nagtanggal siya ng tao na hindi man lang nasasabi sa amin. Hindi ko lang po ano ang motive niya doon. So Romy, pwede ba tanggalin natin si Chito? Si Baki na lang natin sa kumpanya nyo?
Ay, pwede po, eh, basta may meeting po. Kasi hindi po kami nag-meeting po yan eh. Kaya mag-meeting kami, nagmumura na po siya sa lahat ng mga tao. Palamura pala itong si Chito. Opo, pati po nanay ko, minumura niya po ng... Iyak ng iyak na po ang nanay ko dahil sa mga ginagawa niya. Saan po kayo makakakita siyang anak minumura ang mga nanay o tatay? Eh, salbahay pala itong si Chito. Ipakulong na lang natin. Ang nanay ko... Kuminsan talagang lumuluha na po dahil sa gagawan ng kanyang anak. Ay, so... Kami po bilang kapatid, bilang anak, hindi po namin minumura ang nanay namin. Kasi ang nanay po dapat po ginagalang po. Yan. I agree. So, Sir Romy, ilan ba kayo magkapatid muna? Ilang kayo lahat? Pito po kami lahat. Lima kami. Dalawa lang sila. Pati yung isang kapatid ko po. Ganon din po kasi. Lima versus dalawa? Opo. Tapos itong dalawa, minumura yung nanay nyo? Oo, ganon po nga. Sir, pwede ko ba makausap yung mama mo para turuan ko yung mama mo kung paano makapagsampa ng kaso laban dito kay Chito? Mother ko po nasa kabila po eh. Kasi sige po, pupuntahan po namin yung mother nyo para makapagsampa po ng kaso laban kay Chito. Na-inspeksyonin ko po sa BR at saka sa, ano, sa Dole. Minumura niya lagi ang mother ko. Napakasama po. Oh, sandali po. Chito! Oo. Ba't mo minumura ang nanay mo? Madali hong maakusa. Pero ang problema ho, lahat ho salita. Ngayon, lahat ho, tingnan nyo, pwede nyo itanong naman doon sa mga staff, doon sa kumpanya, kung anong talaga nangyari. Sandal po, no? Tatay Pepe. Sir. Palamura sir. Ba itong si Chito? Opo, sir. Namumura ka rin ba nito? Opo, sir. Nanay Melita. Sir. Narinig mo na ba na minumura ni Chito itong nanay niya? Opo, sir. Tatay Pepe, bakit ka tinanggal? Tinanggal ko na walang dahilan. Ilang taon kayo nag-service sa kapalad? 1973 hanggang ngayon. Ngayon, walang trabaho. Tatanggalin kami na walang ibigay. Okay. Tatay Pepe, oh. Makakatanggap ka ng 368,000. Ngayong araw na ito, okay yan. Po. Ngayon po, nilalaban ko na si nanay makatanggap din. At least man lang, kulang-kulang kalahating milyon po matatanggap yung dalawa. Sisiguraduhin ko po yan. Opo, sir. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Tatulong niyo sa amin. Walang anuman po. Kumusta lang dyan sa lahat ng mga taga-Kabatuan at Kawayan. Sir Rachito, so paano natin ma-resolve to? Galit sa mga kamag-anak mo, tapos ngayon oh. Gagalitin mo yung Dole, gagalitin mo yung BIR, saan ka nalalagay ngayon? Ano hong kasalanan ko, sir? Kasalanan mo kasi, una, minumura mong nanay mo, so tuturuan ko nanay mo na para masampahan ka ng kaso. Pangalawa, mapangapi ka sa iyong mga empleyado, tutulungan ko sila magsampa ng kaso laban sa iyo sa Dole. Pangatlo, patitingnan ko sa BIR kung tama ba yung pagbabayad mo ng mga buwis sa BIR. Wala pong problem. Pwede nyo i-check doon sa rice mill kung ano hong talaga sitwasyon nila doon o yung Pepe. Kung ano hong kasalanan ko, open naman ako sa investigasyon eh. Oh, ganitong gagawin ko, Sir Chito. Magpapa-imbestiga po kami. Ano po? Kapag napatunayan, sir, na minumura yung nanay nyo, kami po ay tutulong sa nanay nyo na para kayo po ay sampahan ng kaso. Walang problema yan. Ano yung katotohanan palabasin ninyo? Jerry Nicolas, Regional Information Officer ng Dole Region 2. Ito pong si Nana Emilita na kasambahay po, 35 years nagtrabaho, sinibak po biglaan na lamang nitong presidente ng isang kumpanya, Mapalad Rice Mill. Ngayon po nagpapasahan sila at sabi po ng presidente, hindi ko babayaran yan kasi hindi lang naman ako may-ari. Tapos sabi naman po ng mga ibang may-ari, eh siya yung presidente at siya yung nagsibak, dapat bayaran siya. Paano natin ma-resolve ito, sir? Sabi ni ko po, Sir Rafi, yung si mother ay isang kasambahay kung sino yung nagpapasweldo. Siya po yung employer niyan at siya yung malalagot sa mga monetary benefits ni nanay. Doon po sa batas kasambahay sa Rafi sa RA 10361, actually ang separation pay na sinasabi para kay nanay bilang isang kasambahay, 15-day equivalent po nung sahod niya as an indemnity. Okay. Yun lang po yung nakasaad sa batas. At kung meron mang mga sahod at iba pang beneficyo na hindi nakuha ni nanay, dapat po yun ay isettle ng kanyang employer. Sir Chito. Opo. Sino nagpapasahod kay nanay? Nanay ko ang nagpapasahod dun. Pag wala ko nanay ko, ayaw na nila magtrabaho. Sir Jerry, ganito po kasi yan eh. Si nanay kasama po sa kumpanya na pag-aari po nitong pamilya, Mapalad Rice Mill. Opo. Okay, siya nagpapasahod dahil kasambahay niya ito. However, ang sumibak sa kanya, itong presidente po ng rice mill. Pero po, yung nanay po na nagbabayad sa kanya, siya dapat yung employer. Employer, but at the same time, sir, isa siya sa mga mamayari ng Mapalad Rice Mill. So, ibig sabihin, sir, pwede natin i-obligay ng Mapalad Rice Mill na magbayad ng separation pay. Tama? Sige, ganito na lang po, Sir Rafi. Kaninang tumawag po yung staff niya sa akin, isinangguni ko po kaagad sa aming Inspectorate Division.
papasyalan po yung kumpanya na yan hanggang bukas po ng aming inspector para ma-verify po na maigi yung terms and conditions at kung ano po yung employer-employee relationship po existing dyan kay nanay. Opo, sige po. Salamat po sir. Darating kami dyan sa inyo para umpisa na po pag-imbestiga, pagpunta po sa tanggapan ng mapaladrice. Salamat po ha, Sir Jerry. Yes, Sir Rafi. Salamat Thank din po. Sir Chito. Opo. Darating po dyan yung dole para mag-imbestiga. Wala ho ako doon sa probinsya. Nasa Manila po ako. Pero pwede ho sila anytime pumunta roon. May tao naman doon. May tao. Okay, si nanay niyo po ay may-ari din ng mapaladrice milk? Parang treasurer yata. Treasurer, okay. Sige, yung sahod na binibigay kay Nanay Emilita galing sa kumpanya. Oo. Okay. So, ibig sabihin yung kumpanya may responsibilidad na bigyan ng separation pay si nanay. Sige po, Sir Chito, darating po dyan yung mga taga-dole. Sir, kapatid mo galit sa'yo. Bakit kaya galit sa'yo? Hindi ko rin alam. Itanong niyo kay Romy kung bakit sila'y nagagalit sa akin. Sir, siguro kaya sila galit sa'yo dahil mas marami kang pera, ganon. Ewan ko, pinagsasabi niya yun, ewan ko. Ano ang tanong niyo sa kanya dahil ewan ko ang nung reason nila at bakit nanggagalaiti ang galit nila sa akin. Yun nga po sir, lima sila galit sa'yo eh, yun nga. Oo nga eh, hindi ko naintindihan eh. Kaya ang tanong niyo sa kanila kung ano ang rason at nanggagalaiti ang galit nila. Romy! Opo sir. Bakit ka galit daw kay Chito? Hindi niya kasi alam kung bakit ka galit sa kanya, kayong lima. Lahat po ng mga pera namin. Kinuha niya po. Oh, ganoon. Lahat po ng, opo. Paano po hindi magagalit? Ang kami mga siblings nagtutulong tapos wala kaming makukuha. Lahat kukunin niya po, sir. Ang tawag dyan, sakim. Tapos, opo, sir. Hindi po naawa sa mga siblings. Hindi naawa sa nanay. Pati yung ng pera ng nanay ko, kinuha din po. Si ano ba si Chito ang panganay? Yan yung panganay sa lalaki. Eh, ang nanay ko po, siyempre, kailangan po ng mga maintenance po. May mga high blood siya, may diabetes, tapos nag-i-insulin po. Saan po kukunin ang pera po kung kinuha niya po naman lahat? Lahat ng mga magkakapatid, eh, ganun na lang po. Sweldado na lang kayo, wala na kayong kumbaga share kasi kinuha niya. Ganun na po ang kalabasan po. Kakapatid kami, pero parang kaming ginawa niyang mga trabahador. Nagsweldo sa kanya, eh, hindi naman po kaming parehas lang po kasi may shares po kami. Okay. Ayan na po, Sir Chito. Narinig mo na yung dahilan kung bakit daw galit sila sa'yo. Kayo na po ay sakim. Madali ho makakusa, sir. Pero itanong sa kanya, sinong humahawak ng pera? Romy, sinong humahawak sa pera? Ang pera po nandito sa Manila pero siya po ang tanungin po ninyo sa kanya, sir. Taong 2005, 2017, may binili pa siyang mga ari-arian. Saan po galing po? Sino ipinangalan niya doon sa mga ari-arian? Sa kanya po. Eh, Chito. Oo. O, bumili ka ng mga ari-arian, pera ng kumpanya, pinangalan mo yung mga ari-arian sa pangalan mo. May papeles yan eh. Tanong niyo ho sa kanya kung sino ang gumawa ng mga papeles na yan. Mag-usap na lang kayong dalawa. Eh, kausapin mo Romy si Chito. Madaling mag-akusa. O, tignan mo po. Madaling mag-impeto ang mga salita. Kasi nagagalit na po siya eh. Sino umahawak ng pera? Siya ba o ako? Sir, tignan ninyo godet niya oh. Nagagalit na siya. Alam niya kasi ang katotohanan. Sino umahawak ng pera? May Diyos na nakatingin ang gumagawa ng masama, malalaman at malalaman. Kinakarma po yan, sir. Hindi, kasi ganito eh. Ako sa sila na ako sa ang tanong niyo sa kanya. Sino umahawak ng pera? Sino ang nagsasign ng cheque? Nasa kanino mga checkbook? Sino humahawak lahat o nun? Ang company namin may pera. Pero siya po nag-uutos, siya yung presidente, kung ano yung gusto niya, kung anong gusto niyang sabihin, kailangan masusunod. Para po siyang yung dictator po. Diktador? Kapag hindi mo ginawa, magagalit siya, magmumura na siya. Lahat po ng mga kapatid namin, ganun pong ginagawa. Eldest siya sa lalaki, ginagalang namin. Pero itong bandang huli po, ang ginagawa niya, gusto niya niyang sipunin na lahat. Gusto niya siya na ang pagmamay-ari ng lahat ng mga naiwan ng aking mga magulang, ayon, ng aking parents. Oh, tanong niyo sa kanya, sino ang nagsasign ng check? Kanino ng mga checkbook? Kanino ng mga passbook? Kanino lahat ng naghawak ng pera? Kita. Sige, ganito nang gagawin natin. Jerry, Romy, pwede ba kayong pumunta rin sa TV5 pag ayusin ko kayo? Sige, sir. Okay, good. Hindi po haharap dyan kasi sagutin niya muna ang tanong. Nasa kanino yung mga passbook? Na kanino yung mga... Okay, sige. Jerry, nasa kanino rin passbook? Ang passbook na sa akin, ang passbook. Oh. Walang problema. Pero naka-hold po lahat yan sa bangko. Ayaw niya kami magbigyan. So, kanino nakapangalan yung passbook? Pangalan niya sa pangalan ko pero pinatease niya po.
kung dalawa kayong nakapangalan sa passbook, pwede ka pumunta sa banko para magreklamo. Bakit hinold ng banko, freeze ng banko yung mga pera samantalang wala ka namang ginagawang pahintulot na para ma-prisyan? Dahil siya po ang ano malakas siguro po siya sa banko. Ah, hindi, pwede tatawagan ko yung banko. Anong banko yan? Dito sa mga filtras. Sige sir, tatawagan ko po yung banko. Kung talagang totoo na dalawa kayong nakapangalan sa passbook, Chito and Romy, then sasabihin ko sa banko, dapat maging fair sila, dapat joint account yan, so may pahintulot sa bawat isa ang pag-release ng pera. Oo, pagpupunta nga siya sa banko, Sir Rafi, sisigaw din siya, akala mo yung banko ay kanya po eh. Kaya yung mga tao ng staff nandun, nagagalit kung nakikita siya. Okay, sige, Chito, ganito na lang po. Sige, ayusin natin to. Punta ka rito, Sir Romy. Opo. Bukas, tatawagan ko yung banko. Opo. Okay, salamat po, sir. Thank you po. Thank you. May BPI pa. Yung BPI hindi yung kunya sinabi sa'yo. Ah, meron pa BPI. Okay. PS Bank. PNB. PNB, dami. Basta ito importante, mababayaran na itong si Tatay Pepe, si Mdana Emilita na lang ang ayusin natin. Salamat po sa inyong dalawa, Sir Romy at Sir Chito. Okay. Nanay Emilita, Tatay Pepe, salamat po. Congratulations. Masaya-saya ang Pasko mo. Makatanggap ka ng kulang-kulang 30 milyon. Okay? Sige po. Salamat po, sir. Salamat.